Hi Libra, ito naman po yung mensahe sa'yo ngayong first week of January 2023. Happy New Year po sa lahat. And keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Tignan na po natin ano ba yung mensahe sa'yo. This is for you. Spirit guide, mensahe po natin kay Libra. Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus. Kuha po tayo ng 7 cards. Tignan natin ano ba yung pwedeng mangyari sa'yo ngayong first week. Spirit guide. Mensahe po natin. 2, 3. Seven. Okay, meron tayo dito marriage honor. So, pwedeng may mapopromote dito. Pwede rin na meron pong ikakasal talaga. Ayan, may mapopromote. So, parang ano to. Ito yung, some of you, ano, biggest blessings ito na hinahangad nyo last year pa. Pwede ngayon nyo po yan makukuha. Libra, mature woman. Tapos, meron tayo ditong mature man. So, pwedeng ito ay parents mo, pwede rin naman na in-laws mo ito. So, may malaking pagbabago dito. Ah, okay, yung iba nga sa inyo, pwede kasi na, di ba, from single to married community. So, parang meron na talagang celebration dito. So, may malaking pagbabago po sa life mo. Ayan, so, madadagdagan na yung mga taong, sabi natin, ututuring mong pamilya. Ayan po. So, ayan, madami din kayong gifts na marireceive. Okay, so tignan natin. Parang ano naman to eh, masaya naman po yung karamihan sa inyo. Ayan, tignan natin. Magaan yung energy Libra ngayong week na ito para sa inyo. Siguro dito lang kayo kinakabahan. Kasi parang napakaseryoso ng itsura ng mga in-laws mo. Ayan, a blessing on growing older. So number 38. So yung iba naman po sa inyo, pwedeng malapit kayo sa mga matatanda, or siguro yung nasa trabaho ninyo, ayan, pwedeng sa trabaho ninyo, Libra. Tignan natin, hindi ko masabi kung ano yun. Ayan, baka po meron dito mga caregivers. Check natin. Angel message po natin kay Libra Spirit Guide. Mula ito kay Archangel Samael. Choose harmonious responses, act with wisdom and grace. Ayan. So, meron dito parang medyo mai-intimidate ka sa sasabihin, pero kailangan maging compassionate ka pa rin. Maging kind ka pa rin. Okay? Parang sinasabi sa'yo dito, Libra, ngayong week na to, medyo ingatan mo yung mga sasabihin mo towards dito sa, kunwari, sa mga taong nakapaligid sa'yo. Okay? Pwedeng sa mga boss mo, pwedeng sa, yun nga, sa in-laws mo, medyo mag-iingat ka sa sasabihin mo. Parang bantay sarado yung iba sa inyo dito. Tignan natin, ano pa po yung mensahe for you. Spirit guide, pagdating po sa career, finances, business, at love life po ni Libra. Tignan po natin ano ba yung mensahe para sa kanya. Okay, tignan natin. So, iba sa inyo, hindi naman kayo mahirapang makisama sa in-laws ninyo. Kailangan lang talaga maging, ano kayo, mapagpakumbaba. Ayun, maging mapagpakumbaba po kayo. Tignan natin. Yung iba sa inyo, pwedeng na-meet nyo pa yung, great grandmother ng person ninyo. Or pwedeng buhay pa yung great-grandmother ninyo. Libra, tignan natin. Okay, bago po pala yan, ito yung mga lucky numbers mo. 3, 25, 17, 9, 6, 5, 38, and 39. So, tignan na po natin pagdating sa inyong career. So, ayan po, halos lahat ng ninanais ninyo. If you want your relationship with your boss na mas maging stronger, na mas maging okay sa mga katrabaho mo, Libra, pwede talagang mangyari yan ngayong week na ito. Kasi meron tayo ditong The Magician. So, parang may magnet, may kakaibang energy na babalot sa'yo. Tapos, maa-attract yung mga taong makakausap mo. Mabifeel mo yan. Tignan natin. Pagdating naman sa money ninyo, ayan, yung iba naman po sa inyo, siguro nga dahil after nung kasal,
After nitong holiday season, yung iba po sa inyo, ito, medyo napagastos talaga kayo. At ngayon, ayun, ngayon kayo babawi. At ngayon dapat kayo bumawi, Libra. So, ayan, pwedeng iba sa inyo naubos yung ipon ninyo. Parang ito, may takot kayo dito pagdating sa finances. So, pwedeng natatakot kayo na maubos yung pera ninyo. Ayan. Parang some of you, hindi kayo prepared sa magiging gastos ninyo ngayong week na to. So, mag-ingat po kayo sa paggastos ng pera ninyo sa pag-i-invest, Libra, kasi Mercury retrograde po ngayon hanggang January 18 yan. Ayun, sure na ako, January 18. Nung nakaraan kasi sinasabi ko 17 yata. Wheel of Fortune. Ayan, kung meron naman po kayong business, makakabawi talaga kayo dito. Wheel of Fortune, maganda po itong energy na to. So, sabihin natin, Libra, di ba, iniisip mo na January ngayon, di ba, January ngayon, medyo hindi siguro ako mag-open kasi yung mga kliyente ko, tsaka hindi pa sila babalik, ganyan. No, araw-araw ka mag-open ng business mo, Libra, kasi makakakota ka pa rin po. Okay? So, wag mong sayangin yung araw kasi di ba sayang naman kung hindi ka mag-open ng business mo. Tingnan natin. Pagdating naman po sa love life, so yung iba sa inyo, pwedeng may dalawang tao kayong pinapamilian dito. Yung iba naman po sa inyo, nasa LDR relationship kayo. Ayan, tingnan natin. So, pwedeng yung iba naman, nagpaplano pa lang magpakasal. At kung kasal na po kayo, ayan, pwedeng meron kayong pinag-uusapan dito ng person mo regarding sa plano ninyo in the future. Pwedeng iba sa inyo parang, kunwari LDR kayo ng person mo, no? Tapos kayo, nakatira kayo sa in-laws nyo. So, pwedeng yun yung pinag-iisipan ninyo, yun yung pinagpapalanuhan ninyo, na bumukod na. Tapos, sabi dito, ayan, give thanks for the blessings of love soon to come your way. So, para naman po sa mga single, ayan, mukhang may mag-a-approach po sa inyo. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. Kung ano naman, kung kayo naman yung lalaki, Libra, pwede po na meron kayong mamimit na tao this week na talaga magpapakabog, no? Magbibigay, yes, magpapakabog sa puso ninyo, o kaya naman, parang, ang ano ba, ang gaan ng pakiramdam mo sa taong yon. Okay? So, tingnan natin. Next time naman pala ulit. Dahil tapos na yung reading natin. Ingat po kayo always. More blessings to come. Enjoy the rest of your week. And see you again on my next video, Libra. Happy New Year po ulit. Bye-bye!